Kayo po ba mga bossing ko ay lagi na lamang walang pera? Ako po'y may tuturo sa inyo mga bossing para hindi ka lagi na mumblema sa pera. Umorder po kayong ganang ganito mga bossing dried basil leaves sa mga online, sa Shopee or kaya sa Lazada. Maraming mga nagtitinda ng ganito mga bossing. Ito po yung pinatuyo na basil mga bossing. Ngayon po mga bossing, ilalagay natin ito sa ating pitaka. O ito, step by step, ituturo ko po sa inyo. Umorder ka nito, murang halaga lang po ito mga bossing. Pagkatapos mga bossing, maghanap ka ng tatlong kulay. Sa pitaka ninyo, huwag nyong aalisin. Ang unang-una, rose gold. Kailangan merong rose gold. May gold at ganun din po ang silver mga bossing. Maghanap ka sa wallet ninyo ng ganyan. Kailangan merong rose gold. Or kaya yung 20 pesos natin na ang lining ay may rose gold, pwede po yun, or mga lumang pera or may dollar na ganyan, hanapin nyo po yan. Yung pagsama-sama nyo yung tatlo. Pagkatapos, hugasan nyo po muna mga bossing at ibilad sa sinag ng araw. At pagkatapos, ilagay nyo po itong ating kaunting dried na basil leaves sa inyo pong wallet. Tapos, isama nyo yung tatlong barya na wag nyong gagastusin ang baryang iyon. At pagkatapos mga bossing ko, alisin nyo muna yung mga negatibo sa pitaka ninyo, kagaya ng mga sumisimbolo ng kalungkutan, kagaya ng resibo. Yung mga resibong yan, ako'y nalulungkot kapag nakakita akong ganyan. Yung mga bayarin, ayan siya mga bossing, alisin nyo po yan sa pitaka ninyo dahil sumusimbolo po yan ng kalungkutan. At maaaring mag-attract pa yan ng maraming kagastusan. Ngayon pa mga bossing, pag naalis nyo na po yan, pati yung mga kalat-kalat, i-organize nyo ng magaling ang inyo pong pitaka. Huwag kalat-kalat, huwag siksik ng siksik. Nasa ID, may nakasiksik na 20 pesos, yung mga ganyan. Alisin nyo po yan, i-organize nyo yung buo sa buo, barya sa barya, at mga ID sa ID. Ngayon pa mga bossing, saka nyo po isiksik po ito mga bossing. Tapos, laging ugaliin na maraming pera ang darating sa akin. Bagamat alam ninyo sa inyong isipan at ang mga pagsubok na pinagdadaanan ay walang pera, huwag nyong sasabihin, huwag din pong iisipin. Ang iisipin po ninyo, imindset nyo na magkakaroon kayo na maraming pera. Tapos, ang laging sasabihin, magkakaroon ako ng maraming pera. Ganun po mga bossing. Magkakatotoo po yan, makapangyarihan ng ating isipan at ang ating salitain bukod sa sipag at syaga at pananalig sa malapanginoon mga bossing. Mapapansin ninyo na parang lagi kayo iniaadya kung saan lagi kayo suswertihin. Ngayon pa mga bossing, ang ating pitaka ay pinagpapalagahan. Hindi po yan pwede inilalagay mga bossing ko sa ibaba ng inyong sahig or kaya tinatago sa ilalim ng kama or kaya po tinatago sa may sopa or sa sahig nyo po inilalagay kapag nagbibilang ka ng pera. Dapat sa mataas na lugar nyo po yan ilalagay pagtapos na kayo magbilang. At kung magbibilang ka, huwag sa mismong sahig. Halimbawa ay sa center table or kaya sa higaan ninyo, sa pinan nyo lang po na madumi yung damit, doon nyo ipatong ang pera. Yun po mga bossing. Yun po isa sa mga pamamaraan para tayo maging matagumpay sa buhay at hindi lagi na lamang namumblema tungkol sa usapin ng pera. Kaya ako ko'y pinaniwala at dahil siya po itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.